Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Minsan, kung ano pa yung hindi mo hiniling, ay ito pa yung kusang darating. Kasi minsan, may mga bagay talaga na kahit ipagdasal mo, kahit hilingin mo, ay di talaga ibibigay sa'yo kung di ito makakabuti para sa buhay mo. Nakakatuwa itong si Richard. Ang lakas ng kiliti niya sa kamay. Tapos di ko maintindihan kung anong gusto niya. Tapos ang ingay pa. Kaya eto, nung matapos akong hilutin yung dalawang kamay niya, eto, napahiga na lang kami pareho. Napagod sa paghihilot. Ang gulo kasi ni Richard eh. Saldi, ang galing mo. Saan mo natutunan yun? Tanong Richard sa akin. Kay daddy ko natutunan yun. Masarap ba? Wika ko. Hindi lang masarap. Sobrang sarap. Wika ni Richard. Grabe naman sa sobrang sarap, Richard. Pero alam mo, nagugutom ako. Tara lumabas. Samahan mo ko sa tindahan. Wika ako. Ako nga din medyo nagutom. Tara, ililibre na lang kita. Wika ni Richard. Huwag na. Ako na lang ang malilibre sa'yo. Wika ako naman. Hindi pwede. Ano ka ba? Bisita ka. Kaya ako dapat ang malilibre sa'yo. Tara na, bumangon na tayo. Wika ni Richard. Kaya ito, pagbangon namin, nagsalamin lang ako. Tapos ito, inayos ko lang yung sarili ko. At lumabas na kami ni Richard sa kwarto. Pagkalabas namin, nakatingin sa amin si Papa at yung mga kaibigan niya. Puno ng pagdududa ang mga tingin nila. Naalala ko bigla yung ingay na ginawa ni Richard. Ang lakas kasi umaray. Ah, Daddy, lalabas lang kami saglit. Wika ko kay Daddy. Ah, sige anak. Mukhang napagod kayo ah. Wika ni Daddy. Ah, medyo lang Daddy. Wika ako, kaya ito, diretso labas na kami ni Richard. Habang naglalakad kami, natatawa na lang ako. Baka kasi kung anong iniisip nila Daddy. Kasi naman napakaingay ni Richard. Akala mo itinotorture. Saldi, bakit ka natawang mag-isa? Wika ni Richard habang naglalakad kami sa gilid ng kalye. Kasi naman, bakit ang ingay mo? Narinig ata tayo. Wika ako. Ala, sorry na. Next time eh, di na ako mag-iingay. Tsaka hayaan mo silang mag-isip kung anong gusto nilang isipin. Wika ni Richard. Ala, hey Richard. Saan ba yung tindahan? Ang layo na natin ha. Ang dami na nating nadaanan na tindahan na. Wika ako. Ah, doon tayo sa malapit sa palengke. May malaking tindahan doon. At saka mas mura yung mga bilihin doon. Wika ni Richard. Kaya ito, patuloy lang kami sa paglalakad. At nang makarating kami, ito na. Diretso pasok sa loob. Tapos, diretso ako kaagad kung nasaan ang mga chocolate. At ayun, nakita ko na. Para kasing ang sarap kumain ng chocolate. Nakakatakam talaga. Kaya ito, kumuha na ako ng madami.
Si Richard naman, ayun, andun sa bilihan ng alak. Kaya lumapit ako kagad sa kanya. Manginginom ka pala. Wika ako. Grabe ka naman sa akin, Saldi. Pero medyo lang, hindi naman ako nagpapakalunod sa alak. Wika ni Richard. Ayos yan. Tara, mag-inom sa huling gabi ko dito. Para naman masaya, party-party tayo. Wika ako. Oo ba? Kaso nawawala ako sa katinuan kapag nalalasing ako. Wika ni Richard. Okay lang yan. Kapag ako kasama mo, aalagaan kita. Wika ako. Nice. Sige, sa last day mo, inom tayo. Wika ni Richard. Kaya ito, iniwan na muna namin yung mga alak. Di pa naman kasi kailangan. At ito, bumili lang kami ng kahit anong pwedeng kainin. Matagal nga namin sa loob ng tindahan eh. Iniikot namin ang bawat sulok. At eto, pagkabayad, diretso labas na kami kaagad. Madilim na sa labas, nabot na kami ng gabi. Grabe, di na namin namalayan na napakabilis lumipas ng oras. Ah, Saldi, sumakay na lang tayo sa pedicab pa uwi. Medyo malayo kasi kung maglalakad tayo. Wika ni Richard. Ah, sige. Masakit na din kasi yung paa ko. Wika ako naman. Kaya ito, nagdungo na kami dun sa paradahan ng mga bisikleta. Ito pala yung pedicab. Ang cute. Bike siya. Na may sidecar tapos may bubong. Kaya ito, pagkasakay namin, nakita ko kung sino yung driver ng pedicab namin. Isang bata na tila ba musmus pa ang kaisipan, pero kailangan ko mayod para sa pangarap. Bata, kaya mo ba kaming dalawa? Wika ako. Naawa kasi ako sa bata. Kakayanin ko po. Kasi kapag di ko po kinaya, wala po akong pambaon sa school. Baka di po ako makapasok kapag di po ako nagtrabaho. Wika ng batang ito. Parang biglang dinurog yung puso ko. Kasi hindi ko naranasan yung ganito. Ang hirap ng kalagayan niya. Siguro kung sa akin mangyayari yung ganito, baka sumuko na ako. Bata, ano bang pangalan mo? Tanong ko sa batang ito. Ako po si John Michael. At kapag lumaki na po ako, gusto ko pong maging engineer. Tapos, kapag engineer na ako, lahat ng batang mahirap eh, pag-aaralin ko ng libre. Para di sila matulad sa akin na kailangan maghirap para lang may pangbaon sa eskwelahan. Wika ng batang si John Michael. Bigla na lang talagang pumatak yung mga luha ko. Kasi naman, parang hirap na hirap siya sa sitwasyon niya ngayon. Bakit ganun ang buhay dito sa mundo? Bakit hindi pantay-pantay?